At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kasabihan. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Sa sakit ng kalooban na kinti, ay tinag kanyang magpakamatay. Pero dahila siya ni Alma, at di siya nasagasaan ng sasakyan. Lumipas ang ilang araw, nalalapit na ang kasal ni Darubi at Elmerio. Lalong nalungkot si Kinti. Isang araw, nagkita si Darubi at kaibigan niyang si Karen na kapatid ni Alma sa palengke. At inimbitahan niya si Karen na dumalaw sa bahay nila at maipakilala ang bago niyang nobyo. Habang nagkukwentuhan sila, ipinakita ni Ruby ang mga pinatahing isusot nila, pati perlas at inisukat nila. Pinipigilan sila ni Karen, pero di nagpaawat. Bisbiras ng kasal, nakipag-inuman si Elmerio sa mga kusiniro. Masayang-masaya sila. Samantalang si Kentin ay nagpapakalunod sa alam dahil di matanggap ang ginawang pag-aasawan ng iba ni Ruby. Pagdating ng umaga, habang nasa harap ng simbahan at hinihintay nila ang pagdating ng nobya, isang napakasamang balita ang dumating. Aring Saling, Mang Pepe. Rasel, bakit? Anong nangyari? Nasaan pa si Elmerio? Di ba magkakasama kayo? Nauna sila. Tapos sumunod yung sasakyan namin sa kanila. May masamang nangyari po. Anong nangyari, Rasel? Ano sabihin mo? Naibang karang driver niya ang sasakyan sa pader. Dead on the spot silang dalawa. Ano? Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi! Nagmamalikahin namin! Bakit nangyari ito? Bakit? Kuya Rasel! Nasa pa si Elmerio? Bakit wala pa sila? Nag-iintay na ang pari. Ruby, oo, huwag ka sanang mabibigla. Na-aksidente sila. Dead on the spot silang dalawa ng driver niya. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Kinten, friend! Halika na! Kain na tayo! Alam kong gutom ka na. Ikaw na lang kumain. Hindi ako nagugutom, friend. Pero, friend, hindi ka pa naghahaponan. Kaya kain na tayo. Sumubo ka kahit konti lang. Masarap ang niluto ko. Busog pa ako eh. Siguradong tapos ng kasal ni Ruby. Nangyobin niya ngayon. Kulay yatang pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. Ate Alma! Kuya Kintin! Ha? Si Karen nandiyan na. Tapos na siguro ang kasalan. Kuya Kintin! Buti naman at nandito ka pa. Alam mo, may babalita ako sa inyo. Anong ibabalita mo sa amin? Ang nakasal na sila Ruby at ang nobyo niya. Yun ba, Karen? Kuya Kintin, hindi natuloy ang kasal nila. Ha? Bakit? Hindi natuloy. Anong nangyari? Ano, Karen? Sabihin mo ko agad. Ano? Ano?
Bakit mo ko iniwan? Paano nang ating mga pangarap? Iniwan mo kong nag-iisa, Elmerio. Bumangon ka dyan. Huwag mo akong iwanan. Tama na yan, anak. Kumain ka muna. Eh, maghapon ka nang hindi kumakain. Nay, mabuti pang mamatay na rin ako. Pwede ba, anak? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Bakit nangyari ito kay Elmerio? Bakit ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa kanya? Bakit, Inay? Bakit? May kasalanan ba siya sa Diyos? Meron ba, Inay? Anak, huwag niyong sisihin ang Diyos. Hindi ka gustuhan ng Diyos ang nangyari kay Elmerio. Inay, hindi ko kayang tanggapin ito. Mabuti pang mamatay na rin ako. Magpapakamatay na lang ako. Magpapakamatay na lang ako, Inay. Parang awa mo na. Huwag kang mag-isip ng masama. Eh, kung magpapakamatay ka, malulungkot kami ng itay mo. At baka, ikamatay na rin namin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Napakasakit sa akin ang pangyayaring ito. Hindi ko matanggap. Hindi naman totoo itong hinala ko, Inay. Baka naman, isinumpa ko ni Kenten. Oh, Inay. Alam kong nasaktan ko siya. Masagit na masagit sa kaluban niya ang pagpapakasal ko kay Elmerio. Kaya siguro, isinumpa niya ako. Isinumpa niya ako, Inay. Isinumpa ko ni Kenten. Oh, Elmerio. Elmerio. Kintin friend, kailan mo planong pumunta sa burol ng nobyo ni Ruby para makiramay? Mamayang gabi, friend. Samahan mo ko, ha? Oo ba? O sige, dadaanan na lang kita dun sa bahay nyo at sabay na tayong makiramay. Kawawa naman siya, no? Hindi natin inakalang mamamatay siya. Alam nyo, Kuya Kintin, Ate Alma, may naalala lang ako. Ha? Ano naman yung naalala mo, Karen? Nang nagpunta ako sa bahay nila, ipinakita sa akin ni Ruby ang mga damit na isusuot nilang dalawa sa kasal nila. May perlas pa. At isinukat nila. Pinipigilan ko nga sila eh dahil may kasabihan na masama raw yun. Pero hindi sila nagpaawat. Ganun ba? Kaya siguro may masamang nangyari kay Elmerio, di ba? Sabi ng mga matatanda, masama daw isukat ng ikakasal ang lahat ng isusuot nila at malas daw ang perlas na isuot ng nobya dahil may masamang mangyayari daw. Sinabi ko sa kanila yan. Pero hindi na raw uso ngayon eh. Sabi nilang dalawa, moderno na raw tayo. Panahon pa raw ni Kupong-Kupong ang mga kasabihan na yan. Hindi na uso? Pero anong nangyari? Hindi ba masama? Kaya nga eh. Siguro, kapag nakinig sila sa akin, hindi nangyari yun. Alma, Karen, uwi muna ako sa bahay namin, ha? Pakakainin ko yung mga alaga kong hayop. O, sige. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang magpapasagasa, ha? Ikaw naman, friend. Hindi ako lasing ngayon. Sige, aalis na ako. Daanan mo na lang ako sa bahay mamaya, ha? Sabi na tayong makikiramay. Ate, medyo masaya na si Kuya Kintin ngayon, no? Oo, dahil hindi natuloy ang pagpapakasal ni Ruby sa ibang lalaki. Kung ganun, malaki ang pag-asa niya na babalik sa kanya si Ruby. Thank you.
nandito ang mga kamag-anak ni Elmerio. Sabi nila, kukunin daw ang bangkay niya at doon na raw inilibing sa kanila. Eh, anong sabi ni Ruby tungkol dyan? Pumayag ba siya? Eh, tumutol nga eh. Ayaw niyang ibigay ang bangkay. Eh, kaya, tulungan mo akong pakiusapan siya. Eh, nakakahiya sa mga pamilya ni Elmerio. Sige. Kakausapin ko ang anak natin. Asan ba siya? Nandun siya sa kwarto ngayon. Nagkukulong. Ayaw na niyang makipag-usap sa mga magulang ni Elmerio. Sige. Maiwan kita rito at kakausapin ko yung anak natin, ha? Ruby, buksan mo nga itong pinto. Mag-usap tayo sandali. Ayaw ko magpag-usap kahit kanino, itay. Ayan niyo muna ako dito sa kwarto. Gusto kong mapag-isa. Eh, sandali lang naman ito, anak eh. Buksan mo itong pinto. Ano ba? Sige na. Ang kulit ninyo naman, itay. Sabi ko nang ayaw ko muna magpag-usap sa kahit kanino. Ayoko! Naintindihan ninyo? Ruby! Aling Saling, nakikiramay po ako sa inyo. Nasaan po si Ruby? Eh, nandoon siya sa kwarto. Ayaw lumabas. Ganun po ba? Kailan po ba ang libing ni Elmerio? Eh, hindi ko nga alam eh. Kasi kukunin ang pamilya niya. Dadalhin daw bukas doon sa lugar nila. Ha? Ganun po ba? Ay, Kinten, pwede bang... Huwag ka munang magpakita kay Ruby ngayon. Bakit po, Aling Saling? Galit po ba sa akin si Ruby? Parang ganun na nga. Bakit po? May nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Wala naman akong ginawang kasalanan eh. Hindi ko naman siya pinigilan sa plano niya. Alam ko yun. Basta... Galit sa'yo. Kaya huwag ka munang magpakita kay Ruby. Ano ko yung kasalanan ko sa kanya, Aling Saling? Bakit siya galit sa akin? Yun ang gusto kong linawin sa kanya. Kinten, alam ko kung gaano mo kamahal ang aming anak. Kaya kung mahal mo siya, sundin mo ang sinabi ko sa'yo. Huwag na huwag ka munang magpapakita sa kanya para maiwasan ang pwedeng mangyari dahil puot ang nananaig sa puso niya para sa iyo. Aling Saling? Ruby, anak, halika na. Kain na tayo. Di pa ako gutom, inay. Kayo na lang ni Itay ang kumain. Eh, baka magkasakit ka niyan, anak, kung ganyan ka palagi. Bakit nangyari ito sa akin, inay? Bakit? Anak, kalimutan mo na ang nangyari. Ipagpalagay mo ng masamang panaginip. Inay, may pangarap po ko. Pagkakataon ko na sana yun. Pero bakit nangyari yun? Bakit? Anak, makakalimutan mo rin yan. Kaya halika na.
Kumain ka muna. Inay, ayaw kong kumain. Ito'y isang sumpa, inay. Isinumpa ako ni Quintin. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Quintin. Alam ko yon. Hindi niya magagawa yan sa'yo. Bakit ba lagi niyo nalang ipinagtatanggol ang demonyong yon? Bakit, inay? Hindi siya ipinagtatanggol ko siya, anak. Pero talagang wala siyang kinalaman sa nangyari sa'yo. Siya lang ang alam kong may sakit sa loob sa'kin. At siya lang ang pwedeng magsumpa sa'kin. Ay, anak, tama na yan. Alisin mo ang galit dyan sa dibdib mo. Pwede ka namang magsimula uli para sa mga pangarap mo. Ang sakit nang nangyari sa'kin. Ang sakit, inay. Hindi ko kayang tanggapin ang pagkawala ng taong magiging katuwang ko sana sa buhay. Nawala sa isang iglap lang. Hindi man lang kami nakapagsimula. Nawala na siya, inay. Ang Quintin na yun, siya ang nagsumpa sa akin. Kaya galit na galit ako sa kanya. Galit na galit ako kay Quintin! Pala, Kuya Quintin. Walang Ate Alma dito eh. Nagpunta sila sa bayan. Bumibili sila ng mga pangangailangan namin dito sa bahay. Ha? Dito ka pala, Karen. Dumating ka ng pala galing lungsod. Oo, Kuya. Nakaipon na rin ako ng konti, kaya umuwi na ako. Magtatayo na lang ako ng negosyo dito. Ginoon ba? Mm-mm. Sige, alis na ako. Babalik na ko mamaya kapag andito ng Ate Alma mo. Aalis ka na? Bakit? Ayaw mo bang magpagkwentuhan sa akin? Tulad noong hindi pa ako nagtatrabaho sa lungsod. Hindi naman sa ayaw ko. Gustong-gusto ko nga eh. Naalala ko tuloy ang lagi mo akong kinikwentuhan noon. Naaliw kaya ako. Namiss ko ang mga yun eh. At kapag may problema ko, lagi mo akong pinabayuhan. Masayang-masaya rin ako noon. Dahil aliw na aliw ka naman na nakikinig. Kaya lang... Kaya lang ano? Nainis ka sa akin dahil lagi na lang akong nangungulit sa'yo na kwentuhan mo ako. Ganun ba? Hindi, Kuya. Kuwan kasi... Parang nakakahiyang sabihin sa'yo eh. Nako, sabihin mo na. Naiyang ka pa. Tayong dalawa lang naman nandito eh. Teka, hindi ka pa pala kita napapapasok ng bahay. Pumasok ka muna. Salamat, Karen. Ngayon. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa akin. Ano ba yun? Alam mo, Kuya, ang totoo... Nasaktan kasi ako ng balitaan kong magkasintahan na kayo ni Ruby. Ha? Ang ibig mong sabihin, may pagtingin ka sa akin noon? Oo, Kuya. Ay, ano ba yun? Nasabi ko na tuloy. Nakakahiya naman. Inay, nasan ba kayo? Ay, Ruby anak, bakit anong sasabihin mo sa akin? Inay, yung kapenpal kong Kastila, inaalok niya ako ng kasal. Ha? Eh, ganun ba? Pupunta ba siya dito, anak? Opo, inay. Sabi niya, sa susunod na buwan, pupunta siya rito.
at pag-uusapan na raw ang pagpapakasal namin. Ang saya-saya ko, Inay, dahil matutupad din ang pangarap ko sa buhay. Ay, mabuti naman kung ganun, anak. Inay, sana hindi na maulit ang nangyari sa akin. Sana ito na ang simula ng magandang kapalaran ko. Ay, sana nga, anak. Wala ka na bang planong mag-abroad muli? Wala na po, Inay. Hihintayin ko na lang po si Alejandro na dumating. At kung makasal na kami, baka isasama na rin niya ako sa kanila doon sa Espanya. Makakaangat na tayo sa buhay, Inay! Nandito na naman ako para alamin kung totoo na may pagtingin ka sa akin. Bakit? Parang nagmamadali ka. Diba sabi ko eh, bigyan mo muna ako ng panahon para mag-isip? Karen, mahal na mahal kita. Sana sagutin mo na ako. Hindi ka pa ba naniniwala na mahal kita? Gusto mo bang malaman ang sagot ko dyan? Ito ang sagot ko sa tanong mo. Hinalikan mo ako sa labi? Ibig ba sabihin yan eh? Tayo ng dalawa? Oo, kuya. Tatagal kaya ang relasyon nila Karen at Quintin? Hindi kaya masisira ang pangarap ni Ruby? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.